Thank you so much guys, no. Bago ko simulan tong video na to, gusto ko lamang magbigay ng pasasalamat, no. Thank you so much guys sa mga nanonood and sa mga nagla-like, sa mga nagko-comment, no, sa mga videos ko. Hindi ko alam na marami sa inyo, no, ang manonood nito, hindi ko alam na marami sa inyo ang magugustuhan, no, magugustuhan tong series na to. And hindi ko alam na marami sa inyo guys, no, ang gustong matuto sa pagbili ng computer components. Although puro theoretical knowledge lang ang naibibigay ko sa inyo dito kasi wala pa naman ako mga products, no, na may ipapakita or ma-demonstrate, no, para sa inyo guys. Pero in the future, no, for sure, meron na ako mga products na maipapakita and ma-demonstrate para mas magkaroon kayo ng visual, no, magkaroon kayo ng idea talaga sa kung ano man yung sinasabi ko dito. And also para mas maging maganda yung video, no, kasi yon. Salamat ulit guys, maraming salamat talaga. So, sa video na ito, no, continuation pa rin naman ng series ko. Yes. Bibigyan ko naman kayo ng mga tips, no, sa pagbibili, Bibigyan ko naman kayo ng mga tips sa pagbili ng video card or ng video card, graphics card, GPU, whatever. Okay, so dito sa video card, madali lang 'to, mabilis lang 'to. Sana mabilis lang 'to. Eh hindi siya ganoon, hindi siya kasing hirap, no, katulad ng ibang mga components sa isang computer build. Ang pagpili kasi ng video card, guys, is konti lang ang iintindihin mo dito. Sure, nandiyan yung mga specifications like yung core clock, boost clock, nandiyan yung I don't know kung ilan ba yung VRAM niyan, ilan ba yung VRAM nung binili yung video card, yung frame buffer, yung mga ganyang bagay. Pero ang isa sa pinaka iintindihin nyo dito guys is yung bottlenecking. Okay, so guys, yung about sa bottlenecking, hindi na natin pag-uusapan dito yan kasi gumawa na ako ng video niyan. So, kung gusto niyo mapanood yon, click niyo lang yung nasa taas, ililink ko yan dun diyan sa taas and para mapanood yung kung ano nga ba ang bottlenecking. Okay, so with all that being said, guys, no, punta na tayo sa mga tips. Ang una kong tip sa inyo, guys, is yung GPU manufacturer or chipset. GPU manufacturer, guys, ha, yung graphics processing unit, hindi yung video card brand. Magkaiba ang GPU sa video card, please. Dalawa lang naman, guys, ang top GPU chipset manufacturer pagdating sa desktop computers. Nandiyan, guys, ang NVIDIA and AMD. So, alamin nyo, guys, kung ano ang gusto nyo. Team Green ba kayo or Team Red, no? Kayong magde-decide niyan. Malaki ang pinagkaiba niyan dalawang 'yan, guys, no, for sure. Isa sa big difference or isa sa pinagkaiba niyan dalawang 'yan, guys, is ang AMD cards, no. So, siguro lahat naman ng AMD products, no, AMD CPU, AMD video cards. Anyway, AMD video cards, guys, is malakas ang power required niyan para mapagana mo. Pero ang Nvidia cards ay hindi ganoon kalaki yung power required para mapagana mo. Isa pa, no, sa pinagkaiba nilang dalawa is, again, siguro this is obvious, no, obvious difference and obvious comparison na to. Ang Nvidia, mas marami kayong choices pagdating sa Nvidia video cards, no, compared sa AMD. At least, no, at least doon sa bago nilang release, no, na cards, na video cards, no, doon sa mga recent release nila kasi napakaraming recent release ng video cards ng Nvidia, nandiyan ang RTX, no, nandiyan ang GTX 1660 compared sa AMD. Ang AMD ang pinaka-top pa rin nila ngayon is yung RX Vega 64 if I'm not mistaken, no. Don't quote me on that, pero sa tingin ko yun pa rin yung pinaka recent nila na published video cards. So nakadepende talaga yan sa inyo guys kung ano ang mas gusto nyo. Kung gusto nyo ng in-depth, no, na comparison ng dalawa, just comment on the comment section down below kasi hindi pa ata ako nakagawa ng video niyan. Next tip ko sa inyo guys is alamin nyo kung saan nyo gagamitin. Sobrang self-explanatory na nito. For editing ba? Workstation? Or for gaming ba? For playing games, no? Gaming build? Kasi guys, no, kung yung video card na bibili nyo is for gaming, no? Lalo na pagka naglalaro kayo ng mga casual games, like, no, like for example, League of Legends, Dota 2 or Dota 1, CSGO, or yung CS 1.3 or 1.6, pwede na kayo sa mga budget and entry-level video cards, no? Such as yung GTX 1050 Ti, or pwede na kayo sa mga yung for AMD naman pwede kayo siguro mga RX series na RX 470. Although RX 470 yung brand nyo niyan is napakamahal pa. Pero you can get that for cheaper. Cheaper than that, way cheaper than that kasi yung kaibigan ko nakabili siya ng RX 470 for around 4,600 sa Lazada. Sabi niya sa akin second hand 'yon. And yeah, so ang brand nyo kasi noon is around $300, that's 15,000 pesos. Tapos nakuha niya lang for 4,600, that's a steal, no, kung tawagin nila. That's a steal. Kasi meron itong, sa pagkakaalam ko, 4 GB
na VRAM. Hindi ko alam. I-double check ko yan. Nalagay ko na lang yan dito. Somewhere on the screen kung mali man. Pero, yeah, that's... Kung naglalaro kayo ng mga casual game, pwede na kayo sa mga entry-level video cards such as yung mga sinabi kong example kanina. Pag nalaman nyo guys kung ano ang manufacturer, chipset, or brand na bibilhin nyo, and pagka nalaman nyo, pagka alam nyo na kung saan yung gagamitin, no? Kasi napakaraming choices. Kahit anong computer component, no? Kahit anong part ng isang computer is napakaraming choices. Kahit sabihin mong storage yan, napakaraming yung choices. Pero once na alam na figure out nyo na kung ano ang brand, manufacturer, chipset, and kung saan nyo gagamitin, yung choices nyo guys, no? Magsishrink yan, liliit yan, magna-narrow down yan kung tawagin. Kasi, syempre, kumbaga sinosort nyo, no? Kung ano yung mga gusto nyo sa isang video card. Liliit yan. Okay, so analogy. Parang sa babae, di ba? Kasi, napakaraming babae. Aminin na natin yan. Pero hindi lahat ng babae gusto ng isang tao. O, sabihin na natin, lalaki rin. No? Hindi lahat ng lalaki gusto ng isang babae. Kasi merong lalaki na chubby, mataba, payat, sobrang payat. Merong anorexic, merong mga ganyang klase ng lalaki. Merong lalaki na merong beard, no? Merong goatee, meron naman yung fully shaved. Merong lalaki na makinis yung mukha, merong lalaki na long hair. Pagka na-sort out nyo na yan, liliit yung choices nyo. And syempre, before you know it, nandiyan na sa harapan nyo yung hinahanap nyong video card para sa inyo. Pero keep in mind guys, hindi lahat ng 2080 Ti or 1050 Ti ay pare-parehas. For example, no, pwedeng up to 1.35 GHz, no, ang boost clock ng MSI GTX 1050 Ti. Pero pwede namang 1.45 ang boost clock ng Asus GTX 1050 Ti. So guys, no, know the specs of the GPU din. Katulad sinabi ko kanina, kung gusto nyong ng in-depth, no, na comparison ng mga specifications pagdating sa video card, just comment on the comment section down below and gagawin ko yan in the future video. Next tip ko sa inyo guys is yung aesthetics. Hanggang ngayon hindi ko pa alam kung paano i-pronounce yan. Aesthetics. Pwede na yan, aesthetics. Next tip ko sa inyo guys is yung aesthetics. Okay, so meron ba kayong specific look, no, na gustong gawin para sa build nyo? For example, white build. No, go kayo sa Galax Hall of Fame White Edition kasi pure white yung video card niyan. Ang ganda niyang video card niyan kasi pure white yan. Oo, merong mga bits and pieces dyan na black and silver katulad ng mga heatsinks niyan. Pero siguro 90% ng color niyang video card niyan is color white. Or kung gusto niyo naman ng mga video card na merong AIO or yung tinatawag na all-in-one liquid cooler, then go kayo doon sa MSI Seahawk. Yung mga added gimmicks na yan guys, or yung mga added features na yan guys, is pwedeng merong added value, pwedeng may dagdag value or dagdag performance, increase sa performance, pero pwede namang wala, purely aesthetics lang. So ayan guys, no, depende sa inyo kung ano ang gusto nyo for your video card, kasi 21st century na guys, no, let's face reality, kasi dito sa Pilipinas, wala akong masyadong kilala. Siguro meron marami, kaso nga lang wala talaga ako masyadong kilala na talagang PC builder, yun talagang tipong purely aesthetics nandyan, pero hindi kinocompromise yung performance. Katulad ng mga international YouTuber dyan like Jace2Sense, Bitwit, or si Kyle, si Paul from Paul's Hardware, or si Linus from Linus Tech Tips. Yung mga ganyang klase ng mga ginagawa nilang build, yes, ano nila yon, job nila yon, and meron sila mga sponsors, pero nako-compromise kasi yung aesthetic value dito sa Pilipinas pagdating sa computer build kasi hindi ko naman kakailanganin ng ganyan, eh bakit, sino ba makakita niyan? Kung alam niyo lang guys kung grabe. Kung hindi pa kayo nakakita sa personal ng ganung klase ng build, well ako nakakita na ako sa personal and sobrang ganda. Sobrang ganda. And also katulad nung build ni Emma Nimedes, kung kilala niyo si Emma Nimedes. Ganung klase ng build yung gusto kong in the future na ma-attain ng mga tao dito sa Pilipinas, yung mga enthusiast dito, kahit sabi mong hobbyist ng pagdating sa computer building dito sa Pilipinas. Anyway, no, so nag-off topic na tayo. Next tip ko sa inyo guys is yung specs or yung specifications. Okay, so pagdating dito sa specifications guys, no, hindi ko na kayo masyadong pahihirapan pa. Hindi ko na kayo pag-nosebleeden, no. Punta na tayo agad doon sa VRAM kung tawagin. Okay, so guys, ang mga video cards ay para itong storage, no, kasi kung mapapansin nyo, meron itong 4GB, 6 or 8 gigabytes or even 11, even 24 gigabytes. So guys, ayan is yung VRAM.
or ayan yung video RAM or video memory, video random access memory, whatever, ng graphics card nyo. Ito guys ay ang indication kung gaano kalaki ang storage ng video card nyo sa pag-i-store ng mga rendered images or graphics para sa kung ano man ang ginagawa nyo, no? Mapa-gaming man yan or editing. And also, next one is yung speed. Ito na. So, next one is yung speed. Again, nasa specifications pa rin tayo. So, next is yung speed. Okay, so, in theory, the more value, no, the higher than the count is. For example, 1.35 GHz or 2 GHz, yung mga ganyan. In theory, the more the number or the higher the number, the higher the value is, the faster your card is. Pero guys, no, hindi laging ganon kasi meron ibang factors na dapat i-consider pagka mas mabilis yung video card nyo kasi kailangan mas mabilis din yung fan neto para i-cool or kailangan hindi nyo i-compromise yung fan speed and also yung thermals. Kasi pagka ginawa nyo yan, yung video card nyo ay masusunog, matutusta yan, ma-fry up, and masisira. If you're not happy guys with the speed of your card, pwede nyo naman i-overclock yan guys, no, using MSI Afterburner or any third-party application for GPU overclocking. Pero obviously, no, hindi ko kayo tuturuan dito mag-overclock. Kasi unang-una, hindi naman ako professional overclocker. Overclocker? Is that a word? And pangalawa, hindi ako professional. Pangatlo, hindi pa rin ako professional. Basta hindi ko kayo tuturuan mag-overclock. Siguro, sa future video, pagka kampante na ako mag-o-overclock ng mga kung ano-ano mang bagay dito sa computer ko, sa computer ko, sa build, no? Yun. Okay, so that is for the specifications. Yun lang yung ibibigay ko sa inyo guys kasi hahaba tong video na to. Kaya kong pag-usapan yan hanggang 30 minutes nang walang cut-cut. Ganun kahaba yung posibleng maging takbo na itong video na to pagka nag-deep dive pa ako sa specifications. Last tip ko sa inyo guys is, of course, yung budget. Hindi mawawala yan dito. Alam niyo naman siguro kung bakit, di ba? Katulad ng sinabi ko sa inyo doon sa mga previous videos na ginawa ko is, hindi kailanman dapat mawala yung budget, no? Pagdating sa kung bibili man kayo ng isang component sa build nyo. Kasi nga guys, no, ito ang mas magpapanarrow down ng choices nyo. Katulad ng sinabi ko kanina, kung alam nyo na yung brand, no, ng GPU chipset, kung alam nyo na kung saan nyo gagamitin, kung alam nyo na kung ano aesthetic value, come on. Paliit ng paliit yan, nagsishrink na nagsishrink yan. Pero yung price kasi guys, is ito ang mas magpapashrink pa or mas magpapanarrow down pa ng mga choices nyo. Kaya naman guys, no, kahit sinabi ko dito na gusto kong mag-improve yung Pilipinas pagdating sa aesthetic value ng isang computer build, huwag kayo mag-invest sa feature na hindi nyo naman kakailanganin. Again guys, no, always remember, performance pa rin over aesthetics. Kasi hindi, at the end of the day, anong gagawin nyo sa aesthetics kung yung performance ng build nyo is wala namang kwenta, diba? Kung ang kaya lang netong laruin is solitaire or Minesweeper, kung ang kaya lang netong i-browse is email, no, even notepad lang, walang kwenta yung build nyo yung ganyan. Kailangan performance pa rin, diba? Pero as much as possible, kung kaya nyo, well, mag-invest kayo sa aesthetics. Okay, so there you have it guys, no? Ito ay mga personal tips ko lamang para sa inyo. Hindi ko sinasabing gawin nyo ang mga sinabi ko dito, and hindi ko naman sinasabing gayahin nyo ang mga ito. Ako ay nagbibigay lamang ng mga karagdagang impormasyon para dun sa mga taong nahihirapan sa pagbili ng GPU or ng video card nila. So that is it for the video guys, no? Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo, and sana ay may natutunan kayo. Like this video guys kung nagustuhan nyo, and also share nyo para dun sa mga taong nahihirapan sa pagpili and sa pagbili ng video card or ng GPU nila. Comment kayo sa comment section down below guys kung meron kayong mga video suggestion or kung gusto nyo namang ma-shoutout, just include the hashtag caveman pa-shoutout. Once again, my name is CJ and I'll see you guys next time.